Limang celebrity na sikat noon, mahirap na ngayon. Limang artista na sikat noon, naghihirap na nga ba ngayon? Number 1, Charisse Pingpingco o Jake Cyrus. Charisse Pingpingco o mas kilala na ngayon bilang Jake Cyrus. Si Charisse o si Jake Cyrus ay isang kilalang Filipino singer, songwriter at music producer. Alam naman nating lahat na naging maganda ang karera ni Charisse sa pagkanta. At katunayan nga, pati mga Hollywood celebrity ay hinahangaan ang galing nito sa pag-awit. Bata pa lang itong si Charisse ay mahilig na itong sumali sa mga singing contest gaya ng Little Big Star na sinalihan niya noong 2005, kung saan hindi ito pinalad na manalo. Bagkus ay nakuha naman niya ang pangatlong pwesto. Noong 2017 naman, nang mag-internet sensation si Charisse, nang i-upload ng kanyang mga supporters ang performance nito sa YouTube na umani naman ng 15 million views. Dito na nagsimula na makilala si Charisse sa buong mundo. At naimbitahan nga ito sa mga sikat na TV show sa ibang bansa gaya ng Ellen DeGeneres Show at The Oprah Winfrey Show, kung saan ito ang naging dahilan para ipakilala ni Oprah Winfrey si Charisse kay David Foster na isang sikat na music producer sa Hollywood. Dahil kay David Foster ay nabigyan ng magandang break si Charisse sa kanyang international singing career na naging dahilan para kumita ito ng malaki at makabili ng kanyang mga ari-arian. Taong 2014 naman, nang magbago ang anyo ni Charisse, nagladad ito bilang isang lesbian na may boyish look at nagkaroon ng maraming tattoo. At taong 2017 naman, nang tuluyan niyang pinalitan ang pangalan nito, naging Jake Cyrus. Ayon naman sa isang panayam sa lola ni Jake Cyrus na si Lola Tess, dahil sa ginawang pagbago ng anyo ng kanyang apo ay nawalan na ito ng mga show at ng mga ari-arian na ipundar nito ay unti-unti na ring naubos. Number 2, Janwynne Sasse. Si Janwynne ay isang Filipino actor at isa ding dancer. Lumaki si Jan sa kanyang mga lolo at lola dahil ang pamilya nito ay sa Amerika na nakatira. Napasabak naman sa showbiz si Janwynne nang maging miyembro ito ng Star Magic Talent at nakilala ito nung mapasali sa isang dance group na ASAP na anime. Madami din itong nagawang pelikula at TV series gaya ng Dekada 70, Spirit, May Bukas Pa at iba pa. Maganda naman ang takbo ng karera ni Janwynne. Si Janwynne ay isang mabait at mapagmahal na apo, kaya naman sa hindi niya inaasahang pagkakataon ay pumanaw ang kanyang lola na nagpalaki sa kanya na lubos niyang dinibdib at kinalungkot. Dito na nagsimulang mag-iba ang buhay ni Janwynne. Nasangkot din ang aktor sa issue tungkol sa paggamit ng droga sa isang shooting incidents dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan nito ay tumamlay ang kanyang showbiz career at unti-unting nawalan ng show na pagkakakitaan. Dahil dito ay napilitan itong pasukin ang iba't ibang uri ng trabaho para magkapera gaya ng cake delivery boy, tagabantay ng internet cafe at iba pa. Ngayon ay unti-unti nang inaayos ni Jan ang kanyang buhay at ayon sa kanya ay sana'y mabigyan siya muli ng pagkakataong makabalik sa showbiz. Number 3, Bibi Gandanghari. Si Bibi Gandanghari ay isang artista, modelo, entertainer at isa ding direktor. Kapatid ito ng sikat na aktor na si Robin Padilla. Ang tunay na pangalan nito ay Rustom Carreño Padilla. Unang pumasok si Bibi bilang isang matini idol dahil sa angkin nitong kagwapuhan. At di naglaon ay sumabak naman ito bilang action star dahil na din sa impluensya sa sikat na kapatid nitong si Robin Padilla. Ang ilan sa mga sikat na pelikula ni Bibi bilang Rustom Padilla ay ang Believe Ako Sayo noong 1999 at Yamashita The Tiger's Treasure noong 2001. Taong 2006 naman nang mapasama ito sa sikat na reality show na Pinoy Big Brother Celebrity Edition, kung saan dito ay binulantang niya ang taong bayan nung umamin nito at maglantad na siya ay isang gay sa kaibigan nitong si Keanu Reeves. Taong 2016 naman na magparehistro ito sa pangalan na Bibi Gandanghari at magpalit din ng kasarian sa pagiging babae sa Orange County Courthouse sa California sa Amerika. Nakipagsapalaran din ito sa Amerika para sa pangarap niyang makapasok sa Hollywood. Ngunit dahil sa tindi ng kompetisyon sa mga international actors ay hindi din ito pinalad. Kung noon
ay laging laman ng balita si Bibi Gandang Hari dahil sa ginawa nitong paglantad at pagbabago ng kanyang anyo, ngayon ay hindi na alam ng publiko kung ano na ang nangyari sa kanya dahil wala na din itong mga show dito sa bansa. Ayon naman sa kapatid nitong si Robin Padilla, ay nagtatrabaho ngayon si Bibi Gandang Hari bilang isang Uber driver sa Amerika. Number 4, Mystica. Ruby Rose Muanay Villanueva o mas kilala bilang Mystica. Sumikat at nakilala si Mystica dahil sa galing nito sa pagsayaw at pag-arte. Tinagurian din siyang The Rock Diva of the Philippines at Split Queen of the 90s dahil sa signature move nito na pag-split sa pagsasayaw. Ilan sa kanyang mga naging pelikula ay ang The Oragons noong 2002 at Pipo noong 2019. Naging maganda ang buhay ni Mystica dahil sa tagumpay na kanyang karera sa showbiz. Ngunit hindi naglaon ay umikot ang gulong ng buhay nito at tumamlay bigla ang kanyang karera at unti-unti na itong nawalan ng mga show at pagkakakitaan. Naubos din ang mga napundar nito at mga naipong pera, kaya naman naisipan din itong manawagan sa mga ibang sikat na artista gaya ni Coco Martin para mapasama sa kanyang show na ang probinsyano. Sa kasalukuyan, malayo na sa masaganang kanyang buhay, kaya nagtitinda na lamang ito ng mga lutong ulam at pritong manok sa isang maliit na tindahan. Number 5, John Regala. Si John Regala ay isang kilalang aktor sa Pilipinas dahil na rin sa natural na galing nito bilang kontrabida sa mga pelikula. Nagsimula si John Regala bilang pa-extra-extra lang sa mga pelikula at noon ngang 1986 ay nabigyan ito ng break na mapasama sa sikat na variety show na That's the Entertainment. Dito na din nagsimula ang karera nito bilang magaling na kontrabida sa mga sikat na pelikula gaya ng Wanted Pamilya Banal ni FPJ, The Maggie de la Reva Story at The Visconde Massacre ni Chris Aquino. Di nagtagal ay marami ng mga bagong palabas ang nagsulputan na dahilan ng paghina ng action film sa bansa, kaya naman unti-unti din humina ang karera ni John Regala hanggang mawalan na nga ito ng palabas at mga pelikula. Dati din nalulong sa droga si John Regala ng dahilan ng pagka-rehab nito. Dahil din sa pagka-rehab nito ay dito naman siya napalapit sa Panginoon na maging born again Christian ito, at hindi nagtagal ay sumapi naman ito sa Iglesia ni Cristo. Kahit gayon man ay nais pa rin makabalik sa showbiz ni John Regala, kaya naman kamakailan ay nanawagan ito sa isang interview para sa dating katrabaho nito sa GMA at ABS-CBN, partikular kay Coco Martin, upang mabigyan ito ng pangalawang pagkakataon makatrabaho at mapasama sa teleserye nito.